pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang Salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipa niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliyong naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa unang linggo sa karaniwang panahon, Miyerkules ulit, January 11. Well, pwede pa akong bumati ng Happy New Year sa ating lahat at maligayang kapistahan pa rin sa mga kadiboto natin ng Poong Nazareno. Sa nagdaang kapistahan po ay maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating mga naging gawain itong nagdaang kapistahan ng Nazareno. Mga kapatid, tayo po ay nasa karaniwang panahon na
Naalala ko ho nung minsan, pagkatapos nga ng mga Christmas party, ng mga gift giving, alam nyo, nakarinig ho ako sa aking isang staff. Sabi niya, hay nako, back to normal na tayo. Wow, sabi ko, anong sinasabi mong back to normal? Yung bang ating ginawa nung December na gift giving, loving, forgiving, yun ay hindi normal. E so paano ngayon? Away-away ulit tayo, kanya-kanya ulit, no? Galit-galit na naman tayo. Well, sana wag na ho natin bitawan yung iniabot sa ating kakayahang magbigay. Yung binagong puso ng Diyos sa atin na mapagpatawad, mapag-unawa, mapagpasensya. Wag na natin pakawalan yon. Wag natin bitawan yon. Hindi ho yung kagaya ng inyong naging costume ng Christmas party na pagkatapos ng party, ihuhubad mo na. It's either itatambak mo na, itatapon mo na, o ipamimigay mo na lang sa iba. Yung iba na lang ang magbigay, yung iba na lang ang magpatawad. No! Wag! Kaya ang ganda nga ng ating unang pagbasa. Ang sabi sa atin sa aklat ng Hebreo, kaya kinakailangan nating maging mabuting halimbawa sa mga kapatid natin, kagaya ni Kristo. Siya naging isang dakilang saserdote, mahabagin, tapat, naglilingkod sa Diyos, mapagpatawad, mapagtimpi. Kaya nalabanan niya ang nagbata siya ng maraming hirap, pinaglabanan ng maraming tukso. Siya ay naging isang mabuting halimbawang kapatid. Yung aking hong, naalala ko nung aking, narinig ko yung aking kuya. Mapagalitan ako ng kuya ko, pero matagal na nangyari ito, no? Nung yung kanyang anak ay umuwi galing eskwela, nagsusumbong ng nang-aaway sa kanyang kaklase. Sabi ng aking kapatid, ay dapat, hindi ka nagpapatalo. Dapat eh, ginantihan mo rin. Sabi ko, wow, ang gandang turo naman yan. Wag. Sana mga kapatid, hindi man tayo perpekto, tayo man ay may mga sariling kapintasan, kahinaan din, huwag natin sukuan at bitawan yung kabutihang meron tayo. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, maging mabuting halimbawa tayo. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay makilala, malagay ka sa pwesto, na ikaw ay maging nasa posisyon muna, bago mo maisip na dapat pala role model ako. No. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, sikapin nating maging mabuting halimbawa. At sa bagong taon na ito na nagsisimula, yung ating ebanghelyo ay parang magagamit nating panimula, pundasyon ng isang magiging mas makabuluhang bagong taon na ito. Meron pong rule ang tinatawag natin, the Benedictine rule. Dalawang mahalagang bagay, ora et labora, prayer and works. Makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon yan, kung saan si Kristo ay nagpagaling ng maraming may sakit. At kinabukasan, siya ay maagang gumising upang magpunta sa isang ilang na lugar at doon ay manalangin. Pagkatapos niyang gumawa ng kababalaghan, ng himala, pagpapagaling, siya'y nagdasal. At pagtapos siyang magdasal, siya'y bumalik sa paglilingkod at paggawa. Hindi po siya ora or labora. Hindi siya prayer or work, kundi prayer and works. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ng dalawa. Ang pagdarasal at ang pagkakaroon ng mabuting asal. Yan yung ginagawa nating mabuti at tama. At yan ang magdadala sa atin sa isang buhay na banal. Ang pagdarasal at ang pagkakaroon ng mabuting asal. Speaking of pagiging banal, sana this year, huwag mo nang ikahiyang magmuka at tawaging banal. Totohanin mo na. Huwag mong katakutan na ikaw ay mahusgahan ng iba, pagtawanan ng iba, dahil natutunan mo nang gumawa ng mga banal na bagay. Pag sinabing banal na bagay, hindi lang yan magagawa sa loob ng simbahan. Hindi lang yan ginagawa tuwing Linggo, tuwing mahal na araw, tuwing magpapasko. Ang kabanalan, araw-araw nating magagawa sa pamamagitan ng pagpili nating maging mabuting halimbawa sa ating pagsasalita, sa ating mga iniisip,
sa ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tanggapin natin ang panibagong hindi lamang hamon, kundi pagkakataong binibigay ng Diyos upang maging mabuting halimbawa tayo. Sa pamamagitan ng ating mga pagdarasal at pagkakaroon ng mabuting asal. Huwag natin ikaya, huwag natin pagdudahan ang ating pagiging banal. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami ay maging mabuting halimbawa sa aming pamilya, sa aming kapwa, lalo na sa mga mas nakakabata. Patawarin niyo po kami kung kami man po ay naging maliring halimbawa sa iba. Pinagsisisihan, hinihingi namin ng tawad ang aming mga nagawang pagkakamali, ang magturo kami ng hindi tama, ang magpakita kami ng hindi mabuti. Ngayong bagong taon, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami upang araw-araw palalimin namin ang aming pagdarasal at dagdagan pa namin ang pagkakaroon ng mabuting asal. At Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, hindi lamang mangmukha at hindi lamang tawagin, kundi maging totoong banal. Amen.